Kung totoong bahal nga raw ni Senator Amy ang bansa, ay dapat nga raw handa itong magsakripisyo para sa ating bayan. Ngunit tila mas pinoprotektahan pa rin nga rin kasi nito ang kaniyang pamilya. Kahihiyan nga rin naman kasi ng buong Marcos kung ilalaglag nito ang niyang kapatid na si Bongbong. Ngunit hanggang hindi pa nga raw ito nagsasalita, ay wala na din pag-asa ang political career nito. Nakakasiguro nga raw ang mga netizens na lahat ng kabulukan nila ay alam din ni FPRRD, kaya't marahil constitutional rights ito sa paghahayag ay inilalabag na nga raw ng mga pulpolitiko para hindi sila lalong mabuko, ngunit hindi na nga bulag ang bayan natin. Kitang-kita na nga ang galawang nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukno sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Pag-usapan natin ngayon si Senator Manang Amy Marcos. Noong una, ang taas ng tingin ko sa kanya, may tiwala pa ako. Lalo na noong, kailan ba yun? November 8, anniversary ng Yolanda, na galit siya kay Tambaluslos at nagbigay siya ng official statement na doon siya sa mga Duterte, sinusuportahan niya si PRRD VP Sara. Sabi niya na malaking utang na loob pamilya namin sa Duterte. Ako, napaiyak ako doon nung binabasa ko yung statement niya. So that was before. Ngayon, nag-iba ng ihik ng hangin sa akin. I don't know sa inyo. But sa mga nababasa kong comments, dumarami na ang nadidismaya kay Senator Amy. So, naiipit siya kasi sa dalawang pader. Diyan lang sa gitna, hindi siya marunong pumili. Wala siyang klaro na paninindigan. Okay, may napanood ako na vlog o live stream ni Caloy Roy. Napag-alaman ko na may affair sa Malacañang, siguro Christmas party or ano. Tapos may ipinablis na family picture. Nandun lahat, yung Marcos family, except si Senator Amy. Kaya ang tanong daw ni Caloy Roy is, inisnab ba ni Amy ang affair sa Malacañang o talagang hindi siya in-invite ni First Lady Lisa? Tingin ko, hindi siya talaga in-invite. Dahil, ako alam ko, matagal na hindi maganda ang relasyon ni Lisa Marcos at ni Manang Amy Marcos. So, hindi siya talaga in-invite. Kaya, itong kung matapos man ang panunungkulan ni PBB hanggang 2028, I expect na wala siyang walang power whatsoever si Manang Amy when it comes to running the government. Baliwala yung kapatid niya ang Pangulo. Baliwala yun. Kasi perception ng karamihan, ang tunay na nagpapatakbo ng gobyerno ay si First Lady. Malala ko tuloy yung vlog ni Captain Dado, Pinoy Survivor. Niya, problema yung kay BBM, takot sa asawa. Ako, takot din ako sa asawa, sabi ni Captain Dado, at least nagsasalita ako. Si BBM sobrang tahimik. Ako, parehas kami ni Captain Dado at BBM. Takot din ako sa asawa. Macho no rin pa. But at least nagsasalita. Pag tinawag ako nga
Oh, yes, ma'am. Oh, di at least nagsasalita. Ano pa, ma'am? Yes, ma'am. Ano pa? Yes, ma'am. Oh, lahat. Nagsasalita. At least, kami ni Captain Dado, mahal namin ang aming mga asawa dahil gusto namin na matiwasay ang buhay ng aming pamilya. Willing kami na wala lang, para walang away, happy wife is a happy life, di ba? O, ganyan kami ni Captain Dado. But iba sa Pilipinas, hindi naman, 107 million Pilipinos na ba? Tapos ang nagpapatakbo yung First Lady, ay wala na yan, foul na yan. Hindi naman namin binutuhan ang Lisa Araneta Marcos. So, parehas kami ng sentiment ni PMR Baron. Baron po yung pinakastig sa mga kadete. Pinaka-highest ranking cadet, 1983. Yan po, si Captain Dado Enrique. Ma-astig. Mga training niya, karamihan, foreign trained sa US. Grabe. Astig talaga yan. Saludong-saludo ang mga PMRs dyan. Maaga lang lumabas sa servisyo. Sayang. Oh, yun. Takot sa asawa, matyunorin. Oh, so, ito ngayon, wala na si Senator Aimee. Nakikita ko, ha, I hope I'm wrong, na ginagapang na siya ng karma. Palubog na ang kanyang political career, lalo na ngayon, mag-re-elect na ba ngayong 2025? Nako. Sa administrasyon, I don't know kung dadalhin siya. Eh, ang masusunod si Lisa. Eh, baka hindi siya madala. Eh, baka dadalhin siya sa ticket ni VP Sara, yung senatoriables. Nako, to me, delikado. Ako, kung ano yung tatanungin, hindi ko, pag walang gagawing concrete steps, hindi pa magsasalita si Senator Aimee starting January. Kasi yun na lang palugit na ibinigay ni Fair Lady Marlick. Dapat magsalita na siya, pumili na siya. Pag wala siyang gagawin, ako, I will campaign again, Senator Aimee. Hindi pwede yung mamangka ka ng dalawang ilog. Pamilya o bayan? Dalawa lang yan eh. Alam niya na ang kapatid niya kasama sa narkulist ni Pangulong Duterte. Eh bakit siya nagmakaawa? Bakit siya lumuhod? Naiintindihan ko, mahal niya ang kapatid niya. Bakit hindi siya tumupad sa usapan nila ni PRRD na ayusin mo ang kapatid, turuan mo na umarap ng buhay, na iwasan na yan. Lumalabas, hindi tinupad ni Senator Aimee yung usapan nila ni PRRD. Kasi nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy yung ano sa pulburo. Anong prueba? Yung nangyari sa Marawi bombing at saka yung Lindol. Grabe. Major disaster yun. Nasaan ang Pangulo? Hindi natin mahagilap. Nasaan siya? Yun, natutulog. Sabi ni Marlica. Nasobrahan sa hit-hit, lango, na tinamad. Dahil ganyan daw ang mga pulburonik. Once nga tinamad, tamad talaga. So, to me, malaking kasalanan ni Senator Aimee itong nangyayari sa bansa natin. Kaya kung hindi lang siya nakialam, baka tutuluyan ni PRRD si Bongbong Marcos na i-announce. Nako. O kung tinuluyan siyang na-announce na kasama sa narkulist, mahirapan ang manalo yun. Mabait lang si Tatay Digong, pinagbigyan niya at wala namang nagawa itong si Senator Aimee. So, advice kay Manang, Senator Aimee. Bawal mamangka sa dalawang ilog. Bawal
Dalawang pader na nag-uumpugan. Taong bayan, ito. Yung nagagalit na sa administrasyon. Ito naman ang administrasyon. Manang Aimee nasa gitna. Ayaw niyang pumili. Ay di maiipit siya. Iniit siya, puwera na siya ng Malacanang. Hindi na siya, no? Wala siyang power. Taong bayan, nako, Senator Aimee, huwag mong hintayin na ang taong bayan tuluyan ng mawala ng tiwala at respeto sa iyo. May pagkakataon ka pa, Senator Aimee. Umaasa kami na huwag mong pahiyain yung legacy ng inyong amahan. Napakaganda ang legacy ng Marcos Senior. Papabayaan nyo na ba, Senator Aimee, na tuluyang mawawasak yung legacy na yan dahil sa ginagawa ng presidente natin ngayon? Kung talagang mahal mo ang Marcos family, mahal mo ang iyong kapatid, eh doon ka sa tama. Ano yung tama? Magsalita ka kung ano ang totoo sabihin mo at pumanik ka sa katotohanan. Hindi yung poros na lang deny, poros. Eh kung biglang lalabas yung polboronic video, ano ngayon? Kaya unahan nyo na, Senator Aimee, bago ilalabas yung polboron video na yung magsalita na kayo. Ang ganda, diba ang counter propaganda ng palasyo is hindi totoo yung Narcolis, yung polboronic video, paninira lang, ganun-ganon. Mga bayarang vloggers ng palasyo. Eh kung si Senator Aimee magsabi, I am sorry. Ala Gloria ba? Nung Hello Garcite, I am sorry. Magsasalita si Senator Aimee. I am sorry. Totoo yung pasabog ni Maharlika na kinausap ko si PR Ardinoon na huwag ibulgar ang kapatid ko na kasama sa Narcolis. Pag nagsalita siya, yun na yung katotohanan. Eh di, ayun, mababawi pa ni Senator Aimee ang tiwala ng taong bayan. Dahil pinili niya ang katotohanan ng taong bayan kaysa yung sariling kapatid. Gagawin ba yan ni Senator Aimee? Siya lang makakasagot niyan. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana hindi ma-otso diretso ang mga pera ng bayan, hindi kita tatantanan. Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Tandaan mo. Kaya ka nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin nyo, you are proud, Filipino. Paano ka magiging proud kung itong bulinggit na tiyana, butod mudlo ang nagpapatakbong hinayupak na yan, na basura yan. Kaya ibasura nyo uli. Yan ang problema sa bansa. Yan ang problema sa Pilipinas. Na mabigyan lang kayo ng 2 kilong bigas, 1 latang sardinas, tumatango, nagbabaw na kayo sa mga politiko. Kasalanan nyo rin eh. Kung bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam mo, takot ako sa'yo, Lisa Smugs. Kahit ubusin mo pera ng bayan, hindi kita tatantanan. Dahil darating ang araw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Tandaan mo. Diba? Kahit ano pang paggapang mo ngayon, pangaharas mo sa mga tao dyan sa Pilipinas, pagtatanim mo ng kasong hinayupak ka at pananahimik ng mainstream media dahil takot sila sa'yo, dahil maapektuhan na kanilang mga negosyo, ako hindi ako takot sa'yo. Walang mawawala sa akin, buha ka ng Genemes ka. Ikaw, ilulubog ka namin sa Kumunoy. Hayop ka. Ngayon, mga palangga, doon sa ating expose ngayon ay natataranta si Lisa Smugs. Hinahanap niya nga ngayon kung sino ang may hawak ng video at bibilhin niya.
Yan ang nakarating sa atin ngayon. Hinahanap niya ngayon kung sino ang may hawak ng video ng pulburon. Dahil bibilhin niya. So sorry ka na lang. Nakakalat na yan. I don't think na ang may hawak niyan ay ipapagbili niya. Mga kababayan, sobra na ang Marcos administration na ito. Kailangan nyo ng kalusin. Dapat, bago itong taong 2024, ilulubog na natin sila lahat. Kaya yung may mga hawak ng mas malupit na alas, kaya ako ay naging kasangkapan lamang ng tadana. Naging kasangkapan lang ninyo. Nasa Amerika ko, wala akong tutusin, wala akong kinalaman, di ba? Kung hindi nag-forward sa atin ang mga impormasyon, kung gaano kahayop ang ginagawa ng gobyernong ito, wala akong malalaman. Ginamit ako ng tadhana, naging instrumento ako para sabihin sa taong bayan. At I challenge you also, yung may mga hawak ng alas, you speak up. Now na, mag-speak up na kayo dahil binababoy kayo ng isang Judas na babaeng ito, kasama si Kuting, syempre, na mandorobo. Diba? Remember actually, recently ko lang pinanood yung interview niya na nag-post, kinukwento ni Roy ng Bagong Lipunan, na binablog niya yan. Na nung panahon na nasa New York sila, ay pumuslit siya doon sa Miss Saigon. Wala silang ticket, nag-arte siya. Nag-arte si Lisa Smags. Nakikipag-away doon at bilib na bilib si Kuting doon, di ba? Na nakakuha sila ng ticket. Doon pa lang, actually ko na panood doon during the campaign eh. Si Roy ang nag-ano sa akin noon. But anyway, doon pa lang na itong hayop na to, illegal talaga ang ginagawa. Illegal ang kanyang gawain. Na kaya niyang pumuslit. Makipag-away. Imagine mo makipag-away kahit wala siyang ticket para makuha niya yung gusto niya. Kaya ganito kahayop itong First Lady Ahas ninyo. Kung sa ticket lang ay kaya niyang pumuslit, magkano lang ang ticket pag bumili ka ng mga concert-concert na yan? How much more yung billion na hawak na nila? Nasa control ni Kuting. Isang stroke lang. Okay? Isang perma lang. Ay makukuha na nila ang billion yung pera. At you, people, lalo na sa kaming mga ordinaryong tao, kaming walang kapangyarihan. Di ba? Wala naman kaming kapangyarihan para i-counter tong mga ito eh. I mean, in terms of legalities, filing a case, impeachment or whatever, ipakita sa taong bayan, kayo yung nakapwesto. Di ba? Kayo yung nandiyan, kayo yung may power. Kami mga taong bayan, susunod na lang kami kapag inumpisahan nyo dyan sa Pilipinas ang laban. Actually, inumpisahan ko na nga eh. Wala na nga kayong kahirap-hirap. Dati naduwag pa nga kayo, di ba? Hindi ko naman sinabing naduwag yung iba. Pero ang iba sa inyo, nag-aantay ng tamang panahon. Tapos sinimulan ko na, isang taon na akong nag-iingay dito. Sabi ko nga, isa, dalawa, tatlo, apat na tao at ang mga palangga kong mga nanonood sa akin ang naging kakampi ko sa katotohanan. And now, worldwide, even the pink lang ones na sinasabi natin na, you know, ganito, ganyan, kasama na natin sila. Even, anong kulay, even yung mga katulad nating mga pula, ano, na dating pula na binudol, sama-sama na tayo. So ito mga kababayan, ang ginagawa ni Lisa Smags, naghahanap siya ngayon ng manggugurgur sa ating lahat. Even yung mga nagpo-post mga nagko-comment, especially yung mga lagi kong kasama, mga palangga, na lagi kong, you know, kasama at na-associate sa akin. Sinususog na mga putang inang to. Ganun sila kapikon na pikon dahil kung walang weight, walang bearing itong pinagsasabi ko, iba-brush off lang nila to. Pero dahil pinag-uusapan na tayo ng mga Pilipino sa buong mundo, yung ating ini-expose dito. Kaya naman, naghahanap si Lisa Smags na mga taong mababayaran niya para gurgurin ako, gurgurin kayo. Diyan sa gobyerno, yung mga puting ahas ko, minamanmanan na kayong lahat. Kaya talaga dobleng ingat tayo, pero hindi naman tayo dapat mag-iingat eh. Dapat tayo ang maggugurgur sa kanila. Ilagay natin sila sa komunoy. Sila ang nag-traidor. Sila ang nag-hudas sa pera ng bayan. Diba? Lahat ngayon, mainstream media. Nakita nyo ba? Hindi ba napapansin yung Pilipinas kung ano nangyayari dyan? Josephine, thank you. You're there.
So ito po ang malupit ngayon. Ang target nila ngayon, 2024. Hindi para palaguin ang Pilipinas. Ang target nila, tatargetin tayo lahat. Lahat ng magsalita against sa gobyernong ito. Sa Pilipinas man o sa abroad, tatargetin nila lahat. Ito po ang project ni Lisa Smugs ngayong 2024 na dapat manahimik na si Maharlika, manahimik na lahat para wala na mag-oppose sa kanila. Kaya nga nananawagan ako sa may hawak ng video, ilabas nyo na yan. Huwag nyo nang patagalin kasi excited na ang lahat. Diba? At katuwang dyan, okay? Magkakatuwang silang lahat dyan. Lahat ng mga in-appoint ni Lisa Smugs. Nakita nyo lahat sa kanya lumalapit dahil siya ang nag-a-appoint ng mga sangga, no? Siya ang nag-a-appoint na may record ng pagnanakaw. Si Lisa ang nag-a-appoint ng mga corrupt sa Bureau of Corrections, Bureau of Customs. Lahat ng ahensya, hawak niya. Ganito kalupit ang bayan ninyo. Tapos sasabihin nyo, you are proud, Filipino. Paano ka magiging proud kung itong bulinggit na tiyanak, butod mudlo ang nagpapatakbong hinayupak na yan, na basura yan. Kaya ibasura nyo uli. Diba? Basura yung babaeng yan. Isang dugyot. Tignan mo yung itsura niya. Diba? Dugyot to the highest level. At lalong dinudugyot ang ating bayan, mga palangga. Ngayon, Wing Chan, thank you so much. Delikado. Meron ng tambaluslos, oh. Alright? May tambaluslos na pangalan. Alright. Okay. Sabi ni Eddie, ano ba yan? Bakit dyan ka sa US? Tapos pagalawin mo ang mga Pilipino, dapat doon ka rin mag-lead sa kanila. Tanga! Hindi mo ginagamit ang utak mo. Imagine mo, nasa Amerika na ako, dito na ako nakatira, dito yung pamilya ko. Nagsasalita ako para sa iyo. Okay, para sa Pilipino. Okay, bakit mo ako pa uuwiin? Doon ba ako nakatira? Oh, nandoon ba ang buhay ko? Nandito ang buhay ko, nandito ang karir ko. 'Di ba? Yung mga katulad nyo, katulad mo. All right? Kaya lumulubog ang bayan, nananahimik lang kayo at tatangu-tangu lang kayo kahit binababoy na kayo ng gobyerno ninyo. Lalo na namumuno sa inyo. 'Di ba? Yan ang problema sa bansa. Yan ang problema sa Pilipinas na mabigyan lang kayo ng 2 kilong bigas, isang latang sardinas, tumatango, nagbabaw na kayo sa mga politiko. Kasalanan nyo rin eh, kung tutusin, kasalanan nyo rin. Dahil nagpapautu kayo, kaya di ba gusto nilang maging bobo kayo, ayaw nilang umangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayaw nilang bigyan ng pagpapahalaga ang bawat nilang dahil gusto nila kayo maging mangmang. At utu-utuin, araw ng eleksyon, araw ng Pasko, bibigyan kayo ng kakaperanggot na bigas, na asukal, na kape. Then papalakpakan nyo na. Yan ang ginagawa ni Lisa Smugs. Bibigyan, palaro dun sa Malacanang, yung mga bata, in-invite. Diba? Pagpapanggap, hindi yan totoong mahal niya ang mga kabataan. Diring-diri siya sa inyo. Diba? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, very New Yorker na what? New Yorker sa ghetto. Harlem, very Harlem. Dahil hindi naman talaga mayaman yung hinayupak na yan. Diba? Kung mayaman yan, nanggagansyo ng tiket sa Miss Saigon. Diba? Ang tunay na mayaman, hindi nanggagansyo. I mean, yung tunay na tunay na mayaman, mali ako doon. Ang tunay na may kredibilidad. Diba? May integridad. May pinapangalagaan kang pangalan. Hindi ka manggagansyo, hindi ka gagawa ng mali. Diba? Dahil ang mga mata sa'yo ay nakikita, well, hindi lang kahit may nakatingin sa'yo, diba? Personally, sa loob-loob mo, imagine mo, asawa ka ng Marcos, well, what do you expect? Ano ba ang reputasyon ng mga Marcos? Diba? Kawatan. Oh, kaya pinandigan nila na lalong maging kawatan. Kaya, kung matino ito si Lisa Smugs, ay hindi siya makikipag sabuatan sa mga smuggler. Kaya nga siya pinangalanan ng Smugs eh. Ulitin ko, mga kababayan, hanggang kailan kayo tatahimik? Smuggling business pinasok na ni Kuting at ni Lisa. Pulburon business pinasok na nila.
Diba? Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Isinama pa nila sa kanilang mga trip si Mark Anthony Sayarot. Pinasama nila yung nahulihan ng pulburon na nagmamanufacture. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po. Hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At saka except, binababoy siya kasi yes, Marcos siya. At yeah, ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos, walang peke ang diploma, dictator, anak ng diktador, yeah, at may maraming mga ipaliwanag na mga buwis na dinadaya ng pamilya at ill-gotten wealth. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng napakalaking liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI, but he was given yeah, a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang malinaw na contrast doon sa malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Lenny Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDP at ngayon ay binibindisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtakpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit Uniteam ang bitbit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito, bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito nang ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon ng tinawag siya na tambaluslos ng Vice Presidente nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Mm-hmm. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, binantayan namin ni Ma'am Lorraine ito, ni Brother Franco at ni Miss Ina, isang buwan na inatake turutudo si Sara Duterte, walang nagsasalita. Not a single officer in government, not even a single one from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung saan designated by the President as co-vice chairperson si Sara Duterte, except Justice Angie Miranda yes, at ng LCC na nagkaroon no ng lakas ng loob. Yes. Ng legal cooperation cluster. Can I just make sing it, ma'am? Sing it, ma'am. Yeah. Bakit tahimik ang NTFL Stratcom na dati ang ingay namin, no? Exactly. Yeah, kasi nandyan si Cheloy Garafil. Siya ang secretary ngayon ng communications. At ang asawa? At ang asawa ay si Eric Garafil. Linyado ng CPP. So, ang naging directive sa NTFL Stratcom ay huwag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. Yan ang sabi. Ma'am, dunugtungan ko ha, yes, yung binanggit ni ma'am. So mula doon, nakita ng SMNI na imbis na atakihin ang Vice Presidente na nagtatanggol ng ating bayan laban sa CPP-NPA, binunyag namin na nagkakaroon ng conspiracy. Yes. Nahuhubog ang pakikipagsabwatan at konsabahan ng CPP-NPA-NDIP Urban Operatives kay Martin Romualdez sa mga politikong kasabwat niya against the Vice President. And because of that, nag-carry tayo, nagdala tayo ng mga balita at mga pahayag na naglilinaw na hindi po mali ang confidential fund yeah, at security fund. Sapagkat, yan po ay ginagamit by tradition and by necessity. And in fact,
Napakalaki po ang confidential fund and intelligence fund ng Office of the President. Ni Katiting po ay hindi nag-question dyan, ang CPP, NPA, NDF, at ni Katiting walang kongresista nag-question yan. Only Senator Coco Pimentel. Question, Eric. Yung that one, that confidential fund that you said, because the Vice President has been brought to the Supreme Court because of the confidential funds. Correct. Which group is this again? Grupo po ito nila, Barry Gutierrez. And then sumunod silang pulminaris at mga grupo ng okay. kanila. So, sila Barry Gutierrez ang kakausapin ko. Hindi na muna sila Neri kasi mga CPP.